Kung sa last chapter nga, nakita nating umatake itong si Garp ng Galaxy Impact, ngayon nga nagpatuloy yung scene na to. Ipinakita nga yung casualty ng atake ni Garp sa Chinosu. At yung barko nga niya na nakita nating lumilipad sa last chapter, safe na ngang nakababa ngayon dahil kay Prince Grus. Bali pagkaapak na pagkaapak nga ni Garp sa Chinosu, pinagbantaan niya kaagad itong mga natitirang pirata na sumuko na. Though ang tingin pa nga rin ni Garp sa sarili niya, medyo humihina na. Sa kabilang banda naman, nakita nga ng mga sword members itong sila Kobe at Hibari na papalapit na sa kanila. Sila Prince Grus at Kojako nga hindi makapaniwala na napasama pa sila sa pagliligtas kay Kobe. Even though tinatawag siya ni Garp na future daw ng Marines, si Kobe naman nagpapasalamat dahil kahit yung mga hindi nga daw miyembro ng sword, nandito para iligtas siya. Hanggang sa nung nagsasalita na nga itong si Hibari ng patungkol sa shackles ni Kobe, napansin nga ni Garp na parang may hindi tama. At dito nakita na nga nating nanigas sa yelo si Hibari. Nung makita nga ito ng lahat, nagulat sila. At yes, ang may kagagawan nga nito si former Admiral Kuzan. Nung malaman nga ito ng ibang miyembro ng sword, hindi sila makapaniwala. At dito nagsalita na nga si Kuzan na hindi daw niya pwedeng patakasin na lang si Kobe ng basta-basta. Hanggang sa nagkaroon na nga ng flashback itong si Kuzan. Bali 2 years ago nga ito nung time nakakatapos lang ng laban nila Kuzan at Sakazuki sa Punk Hazard. So nakita nga nating napadpad itong si Kuzan sa isang isla sa New World. At dahil nga sa naging pagkatalo niya kay Sakazuki, sad boy nga siya na umiinom sa isang bar dito. Hanggang sa biglang ang dumating itong si Blackbeard. Nakikiusap nga siya kay Kuzan na pabalikin daw sa normal yung mga pirate crew niya. Yes guys, ipinakita nga sa labas ng bar na yung mga miyembro ng Blackbeard Pirates na sila San Juan Wolf, Doc Yu, Vasco Shot at iba pa nagyeyelo. Ang sinabi nga lang ni Kuzan kay Blackbeard, siya daw yung captain ng mga ito. At alam naman daw siguro ni Blackbeard kung sino ang unang umatake sa kanila. Huwag nga daw muna siyang guluhin itong si Blackbeard dahil medyo bad mood nga daw siya ngayon. Hanggang sa nakat nga yung scene at ipinakitang okay na sila Blackbeard at Kuzan. Dito nga nagiinuman, nagtatawanan at nagkikwentuhan itong sila Kuzan at ang buong Blackbeard Pirates. So masasabi ko nga na itong scene na to kung saan nagjo-joke si Kuzan sa Blackbeard Pirates, parang sobrang gaan ng scene para sa akin. Lalo na siguro kung mapapanood natin to sa anime. Yung vibes nga nito parang nung nakipag-alyansa na si Trafalgar Law kay Luffy at nagulat silo sa mga miyembro nitong Straw Hat Pirates. Same energy nga yung scene nito para sa akin. Anyway, kinumpirma nga ni Kuzan na talagang nawalan siya ng isang binte sa naging laban niya kay Sakazuki. Tinanong naman ni Pizarro kung si Sakazuki daw ba ganito rin yung sinapit, nawalan rin ba siya ng braso o ibang parte ng katawan niya? Ang sinagot nga lang ni Kuzan hindi daw. Pero tadtad naman daw ng sugat yung katawan ni Sakazuki. At speaking of sugat, natanong nga ni Katarina Devon kay Kuzan kung kilala daw ba nito yung infamous na Man with Burn Scar. Nagtaka nga itong si Kuzan at tinanong kung sino daw ba yun. Bali in-explain nga ni Jesus Burgess na meron nga daw apat na pulang poniglip na nakakalat sa buong mundo. Ito nga daw yung kailangan para makapunta sa Laughtail. Yung dalawa nga daw sa apat na to hawak nila Big Mom at Kaido. Dagdag pa nga ni Blackbeard na yung dalawa pa daw sa apat na pulang poniglip yung isa daw hindi nila alam kung nasaan. Which is yung tinutukoy nga ni Blackbeard yung pinoprotektahan ng Zoo Island. At yung isa pa nga daw hawak na itong sinasabing Man with Burn Scars. Nung marinig nga yun ni Kuzan nagbiro ito na baka daw siya yung tinutukoy nila na Man with Burn Scars. Since meron nga siyang scars, bali binara nga siya ni Vasco Shot at sinabing kakakuha lang daw ni Kuzan ng mga scars na to. So dahil nga sa napag-uusapan na itong Man with Burn Scars, nagdagdag pa nga ng impormasyon itong sila Lafitte at Shiryu. May kanya-kanya nga silang haka-haka kung sino itong Man with Burn Scars. Sinabi nga ni Lafitte na nakasakay daw itong Man with Burn Scars sa isang itim na barko na kung sino daw ang umapproach kakainin daw ng isang whirlpool. Tingin nga daw niya isa itong devil fruit user. Si Shiryu naman sinabi na baka daw tao ng world government itong Man with Burn Scars. Since kung hawak nga daw ng world government ang isa sa mga road poles
Sonic Lips, eh mapipigilan daw nilang may makapunta na pirata sa Laughtail. Nung marinig nga ni Kuzan yung mga thoughts nitong Blackbeard Pirates, eh nag-share din siya ng nalalaman niya ng patungkol sa mga Pony Glips. Wala nga daw siyang natatandaan na merong pulang Pony Glips sa Ohara. Ang natatandaan lang daw niya sa insidente na yon, eh yung kaibigan nga daw niya eh kinalaban ang world government. At may batang babae daw na yung kapalaran eh siya yung nag-akda. At dito eh ipinakita na nga sa background si Lafitte na bumubulong kay Blackbeard. Kuhain daw nila yung devil fruit na itong si Kuzan. Dahil panigurado nga daw na malaking tulong ito para sa kanila. Nung marinig nga yun ni Kuzan eh nagalit ito. Pinagbantaan nga niya itong buong Blackbeard Pirates na gagawing yelo. Bali nagsorry nga itong si Blackbeard at sinabing hindi yon ang intensyon nila. Ang totoong pakay nga daw nila kay Kuzan eh gawin siyang miyembro na itong Blackbeard Pirates. Sumaling nga daw itong si Kuzan sa kanila dahil wala na rin naman daw siyang pupuntahan. In fact eh yung justice nga daw na meron itong si Kuzan eh tinanggal pa ng mga marines sa kanya. Kaya it makes sense daw na sumali siya sa grupo nila. Nung marinig nga yun ni Kuzan eh mas nagalit pa siya. Hindi nga daw porket nagkainuman sila eh papayag na to sa nais ni Blackbeard. At ang totoo nga daw eh wala siyang tiwala sa mga ito. Ang sinabi nga lang ni Blackbeard eh hindi naman tiwala ang usapan dito. Hindi rin naman daw sila tiwala sa isa't isa. In fact eh hindi naman daw tungkol sa pagkakaibigan ang adikain ng mga pirata. As long as pare-parehas nga daw kayo ng goal, eh pwede na kayong maging magka-alyansa. Hindi nga daw niya uutusan si Kuzan. Malaya nga daw ito sa kung ano ang gusto niyang gawin. At dito eh nabalik na nga sa present time yung scene. Ipinakita nga na nagagalit itong si Garp kay Kuzan. Pinapabalik nga niya sa normal itong si Hibari. Pinapabalik niya rin sa Marines itong si Kuzan. Pero lahat nga ng yon eh hindi pinansin ni Kuzan. Masaya na nga daw siya ngayon dahil nagagawa niya ng malaya kung ano yung gusto niya. At dito eh bigla na ngang inatake ni Kuzan si Garp ng ice ball. Huwag nga daw mag-hold back itong si Garp sa laban nila. Porket siya daw yung una nitong naging estudyante. So nakita nga nating nagyeyelo itong si Garp. Pero mabilis nga lang yung nabasag ni Garp at nag-counter attack kay Kuzan. Mabilis ngang kumilos si Garp at hinawakan itong muka ni Kuzan. Sabay atake ng blue hole. Sa sobrang lakas nga ng atake na to eh nakita nating bumaon sa lupa itong si Kuzan. Sa sumunod na panel naman eh nalipat nga yung scene sa nangyayaring laban nila Blackbeard at Trafalgar Law. Ipinakita nga na yung ibang mga miyembro ng Hearts Pirates eh lumulubog na sa karagatan kasama ng submarine nila. Itong sila Law at Beepo naman eh nakita nating maluba ng sugatan. At nasa harapan nga sila ni Blackbeard. Hanggang sa inopen up nga ni Blackbeard na yung 100 puso daw na kinuha ni Law sa mga tao sa Rocky Port para maging isa siyang warlord, eh panigurado nga daw na matutuwa once nakunin naman daw neto yung puso niya. At dito eh ipinakita nga yung intensyon ni Blackbeard na kunin yung devil fruit netong si Trafalgar Law. Pero bago pa nga yun mangyari eh nakita nating may kinain itong si Beepo na galing daw kay Chopper. So bigla ngang lumaki itong si Beepo na nakasulong form at inatake si Blackbeard. Galit na galit nga niyang sinabi na wag daw hahawakan ni Blackbeard yung captain niyang si Trafalgar Law. Nung makita nga ito ni Lavan Agur at Jesus Burgess eh gulat na gulat sila dahil hindi naman daw full moon. So bakit daw nakapagsulong form itong si Beepo? At dito eh tuluyan na ngang nakataka sila Law at Beepo sa kamay ni Blackbeard. At habang lumalangoy nga palayo itong si Beepo na hawak-hawak yung captain niyang si Law eh sinasabi ng narrator na natalo na daw ng tuluyan itong Hearts Pirates. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1081. Bali ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin syempre itong naging paghaharap nila Garp at Kuzan. Gaya nga ng sinabi ko sa spoiler video natin eh yung vibes nga ng laban na to eh parang laban ng mag-ama. Which is kinonfirm nga sa atin ni Kuzan na siya daw ang unang estudyante netong si Garp. Bali itong statement nga na to eh nagpapatunay lang na tuwid itong si Kuzan at mabait na I'm sure na at some point eh magbabago itong desisyon niya at babaliktad sa Blackbeard Pirates.
Itong atake naman na ginawa ni Garp ay hindi pwedeng hindi mapag-usapan dahil yung pag-grab nga niya ng mukha ni Kuzan at pagbato gamit yung atake na blue hole ay paniguradong mainit to once na makita na natin to sa anime. Yung vibes nga nito para sa akin ay yung parang mga atake sa Attack on Titan. Bali gagawa nga tayo ng analysis video patungkol dito kay Kuzan sa susunod na upload natin. Sa part naman ng scene nila Kuzan at ng Blackbeard Pirates, finally nga na kinonfirm na sa atin ni Oda na totoo ngang wala na yung isang binte ni Kuzan. Dahil una nga nating nalaman yung impormasyon na to during lang sa isang movie which is yung Film Z. At alam naman nating non-canon yung istorya na to. Itong patungkol naman sa Man with Burn Scars marami nga ang nako-confuse sa part na to. Since during chapter 1066 nga pinupunto nga ni Oda na itong sinasabing Man with Burn Scars si Jaguar de Saul. Since sinabi nga ni Vegapunk na punong-puno daw ng bandage yung mukha at katawan niya. Pero dahil nga sa chapter na to na sinasabi ni Lafitte na may kakayanan daw itong Man with Burn Scars na makagawa ng whirlpool, mukhang nililiko nga ni Oda yung sitwasyon at nililito tayo kung si Saul ba talaga ito o hindi. Though mataas pa rin naman yung posibilidad dahil pwede nating sabihin na nakakain ng devil fruit si Saul or pwede rin na sumama siya sa Revolutionary Army at kay Dragon dahil alam naman nating may kakayanan itong si Dragon na related sa hangin kaya possible na makagawa siya ng mga whirlpools. Anyway, ngayon nga pag-usapan naman natin ang MVP ng chapter na to. Yes guys, si Beepo. Yung kinain nga niyang sabihin na nating parang rumble ball na galing kay Chopper, hindi nga neto ordinaryong na-turn lang si Beepo into sulong form kahit hindi full moon. Bagkos napalaki niya rin ito ng similar sa gigantification. Kaya naman nung makita nga ito ni Blackbeard, nagulat siya at na-off guard. Which makes sense dahil kahit sino naman magugulat kung makakita ka ng malaking oso. Diba? De joke lang. Itong naging galaw nga na to ni Beepo para lang mailigtas yung captain niya sa kamatayan, talagang pang MVP yung galawan para sa akin. Pinapatunayan niya lang sa atin na talagang karapat dapat siya na maging right hand man netong si Law. So ngayon ngang confirm na at ligtas na itong si Law, saan na kaya siya dadalhin netong si Beepo? Pupunta ba sa Straw Hat Pirates si Beepo? O babalik siya sa hometown niya sa Zoo Island? Anyway, yung ibang nilalaman pa nga ng chapter na to, pag-uusapan na lang natin sa next video natin. Since masyado na ngang mahaba kung i-analyze pa natin ito lahat, bali dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1081. So yun lang, peace!